Good morning mga ka-Agri, mga ka-UV, mga ka-Tebolats, mga ka-Warmville Philippines. Andito tayo sa Punlang Sibol. Sala na naman ako. Sibol Punlang. So, andito kami ngayon and we're about to discuss yung soon to be, no, na ilo-launch ng I think ng group na and ng aming collaboration dito sa Bae. At we hope na magi itong pioneer sa lahat ng mga nasa industriya ng agriculture. So, yung ilang detalye ay hindi namin mababanggit kasi very highly technical ito, no, para sa non-molasses-based fermentation and upgrade, no. Kung yung inyong mga IMO at saka ibang technology ay nasa molasses-based fermentation kayo and at the same time ay hindi niyo to alam, so you need to have an upgrade, no, ng inyong ano. So panoorin natin sila sa kanilang gagawin. So napakaganda po dito sa loob ng ano ng Sibol Punla. Ayun. Pwede namang flat. Siguro pag pala mag-ahaga sa amin dito. Silver spoon. Isang sirap. Copper. Subset na, may ganito na rin. Tapos may ganito na rin. Parehas kami ni Tita, meron kami ano, iba yung compass ko. Hanapin ko yung compass ko na ano, na malaki ng native. So, alam niyo yung nasaan yung sun. I-position mo yung sun side. Yes. Kung nasaan yung at saka yung So, ibig sabihin, meron part siya ng biodynamic. Yes. Okay, kasi, so yan. Well, bioenergy. Bioenergy. Yeah. Biodynamic looks at the stars. The stars. And the moon. And the earth. Ang Agnihotra looks at the sun. Yes, so that, yan yun, mga ka-Warmville Philippines. So, lalagyan mo siya. Para meron siyang palawan na bata. Yung palawan naman si Kreto lang. Ito po ay kaudang. Yeah. Apo. Kaudang. Pero ito napaka-smooth. May ibang kaudang na rough. Pero okay lang dito yan. Mas madaling ining at paanohin yun. May negosyo din po sa kaudang. Pag gusto nyo po, kailangan namin ng supply ng kaudang. Ayaw. Marami dito ang kaudang. Bumibili rin kami ng kaudang. Gusto nyo po bang kaudang? Galing sa farm o galing sa labas lang ng ano? Hindi pwede yung pinakain yung baka ng feeds. Wala antibiotic, walang hormone. Kompleto kanya. Organic. Organic baka. Panibagong magkakakitakan. O yan, meron ka na naman sideline na naman. Hindi makakaagaw naman ng vermiculture ko. Oo. Hindi meron Magkano kikitain mo? Oh, no. Dito lang. Yes. Kasi dati lang 50 per kilo. Kasi ngayon 200. Pwede pa ngang 300. Isama mo yung shipping. Wala ka ng labor. Ito lang. Bali, pabalik ko yung vermi ko. Okay. Alam po na ang ating gagawin ngayon. So, kasi makikipag-collab tayo. Mag-aalaga po kayo ng Kailan po palang gawin ganito? Pwede namang hindi ganun ka, ano, ka-smooth. Pero kailangan ang nagagawa, hindi yung mura ng mura. Galit. Lagi yung masaya na si Waisasi. Yung puso. Kasi, kaya ito maganda pala mag-produce ng kaudang. So, kasi puso yung ano. Ang frequency ng puso, align sa frequency dito. Agni, Hotra. Agni means fire. Hotra means healing. So, healing the earth with fire. Na, it's not any time. Kailangan may kalendaryo na hindi ko dala. Every day nagbabago ang sunrise at sunset. Yun ang susundan mo. Halimbawa, ngayon, 5:32 ang sunrise. Okay? 7 minutes before that, maglalight ka na. Parang liyab na liyab siya pagdating sa 5:32. Ayun. Kasi pagka mainit na to, saka siya mag-vibrate. Pero hindi mo kita unless may malakas ang third eye mo. At hindi mo na yan, okay, kakanta nga mamaya, hindi mo na yan gagalawin pagka nakakanta ka na kasi nag-vortex na yan, hinihigop na yung energy ng araw. Sa special time na yun, which is only 1 minute. Mabilis lang pala. In fact, ang sabi sa amin, oy,
30 seconds lang. Okay. I-allow sa inyo malate kayo. Kasi dapat may kalendaryo rin pala tayo. Kakalan po tayo yan. Ay, kalendaryo ang dali. Makukuha mo sa ano, internet. I can lead, give you tapos, the link. Tapos, para lang din po siyang nagpahinga kayo sa pagtatrabaho ng saglit lang. Mm-mm. Nagawin mo siya. And then, back to work ulit. Yan. So, antayin mo. By 7 minutes, ayos na yan. Okay. At meron ka nang na-arrange din na ano, organic, unsalted, unbroken. Yan. Yan. So ito pala yun. So, i-divide mo siya into two. Yes, yes. Tapos, merong position ng kamay. Mapalit ko ba yan sa'yo? May position ng kamay na prescribed. Kasi yung position ng kamay mo, may mga energies yan. Pwede kang magmura using your hands, your fingers. So ito. Itong ring at saka middle, yun ang pang-dampang. So, tapos, middle and ring finger. And then, pagkakanta ka na, bago ka mag-drop, idaan mo sa puso mo. Yun. Energy of the heart. Yeah. Tapos, ibaba. So, halimbawa, liab na yan. O, antayin ba natin mag-liab? Malapit tapit. Sa tita yung bang iyong song, eh baka kumanta ito ng ano eh. Ma'am, may tanong lang po ako. Pag sintonado po ba? Pwede. Hindi kasi yung siya sasabihin ko. Kasi baka out of tune ang iyong kanta. Na, ano eh, baka ibang... Baka atomic bomb. Kasi ito, siya para siyang atomic bomb ang power. Ang layo, 20 kilometers pa nga ang radio. Oo, ang atomic bomb ganun din, diba? Mm-hmm. Pero ito, constructive, creative. Mm-hmm. Atomic, destructive, diba? So, pagka ganyan, 4 lines lang yan. Yung mga farmers na tinuruan ko, wala nga demo eh. Picture lang, pinadala ko yung slide. Apo. Pinadala ko at ito. Tapos, nung nag-reunion na kami, narinig ko, iba-iba ang tono nila. Mm-hmm. Kasi sinabi ko lang, sola, sol, fa, sol. Ibig sabihin, binigyan ko lang sila ng notes. Pero ito yung kanta. Dapat wala nang ibang apoy ha pagka ready na ang song. Oo. Kasi aagaw din ang energy yan. Ito pag-aralan mo talaga. Siyempre, yung walang sigarilyo. Walang kung ano pa. So, ito. Ito hindi plastic dapat. Copper or clay. Tama, meron akong copper. Okay. So, sasabihin mo. 4 na line. Apat. Ang sinasabi niyan is yung the fire or the power in the sun kung umaga, the power of fire sa gabi, sa hapon. So, suryaye. Suryaye swaha. Suryaye idam na mama. Prajapataye swaha. Prajapataye idam na mama. So, parang sinasabi mo, you're going to do healing. I invoke na may healing. But I do this not for myself, but for the world. Pag sinabi mong idam na mama, it's not for me. Yun na. Kasi dapat hindi nga tayo selfish. At this is for the world. Sa hapon. Ganda lang ng kanta niyo. Parang ganda talaga ang kakalabasan yan. Kaya po yung intention. Pag ako kumanta, baka... Yung intention po, pinapupunta dun sa abo. At yun din po yung naibabahagi natin sa halaman, sa hangin, sa mga hayop, sa paligid po natin. So, ito pa, hindi pa puro ready kasi mahina eh. Kaya kailangan talaga dapat po malakas. Lakas. Tapos yung sa hapon, imbis na suryaye, surya means sun, ang suri, ang agnaye. But you're invoking to the power created by God, to the sun, from the sun, ang isa naman from the fire. So sa hapon, agnaye. Agnaye swaha. Agnaye idam na mama. Prajapataye swaha. Prajapataye idam na mama. Tapos na. Hindi na, hindi pabalik-balik ng mga mantra. Ito once lang talaga. Tapos, yung sobra nito, pwede mong ilagay sa mukha mo, katawan. Or punasan mo na pa. Ready ka. Ibig sabihin, very healing. Healing siya sa Indian culture, yung Ayurveda. Essential siya talaga. Mm-hmm. Hindi siya na di-destroy maski may apoy. Mm-hmm. So, siya ay ano, magbibigay na yan ng power sa mga leaves, sa lupa, hayop. Sa mga hayop, sa'yo. Na kung 30 days, makikita mo na yung mga may allergy or addiction. Mawawala. Mawawala. Tapos, lalo na kung ikaw ay magpiti.
Wala naman po kasi ako. Malaking bagay po yung abo. Sa binhe. So ito na yon. No. So yan mga ka-wormbill Philippines, mga ka-agri, mga tebolat. So ito ay naka encapsulated in form na siya, kaya yan. No, so pwede siya i-take ng human, animals, no, and plants. So all walks of life ay pwedeng gamitin yan. No. And ito pa, so another form niya ay soap. Yan, and meron din tayong spray. Wow, meron din spray. Oo nga, ayun nako, meron din yung ano, pampantanggal ng ano, ng peklat. Ito, itong oil ng rose. At saka itong shampoo, pampakapal ng buhok. Yan. Parang sa akin yon, malapit-lapit na ako. No? And, ito yung kanyang balm. Yan, healing balm. Yan. So, ito yung aming collaborative product later on. Yan, dito sa bae. At ito yung soap, yan. Kasi continuous ano production po natin yung part ng ating pagdating. Ayun, aking part ino, ng aking soap. Ito, gamit na. Gano'n ba yung karami yung kailangan po dito sa 250-40? Oo, konti lang po. Konti lang po, kasi mapapadami natin. Pwede naman balikan niyo po kung sa isang bibigyan ko na po kayo. Dito. Tapos, i-dilute nyo lang po siya sa tubig. Okay. At humbanti lang. I-try ko lang kung ano yung difference ng dalawa. Yung ginawa ko na may ganyan at yung ginawa ko nang wala. Uh-huh. Oh, kasi ngayon po talaga, mahilig po ako sa recording. Nag-recording talaga akong trabaho. Ano po talaga kailangan natin po yan? Importante talaga recording. So, dadagdagan natin ang recording mo. Kung meron akong gustong i-practice, konti lang yun, pero nire-record ko din para pinag-compare ko dun sa yung dati ko pang way ng kapatrabahan. Okay. Para at least nai-improve ko din kung palpak, hindi ko na gagawin. Locally produced po ang din. Ito po sa ganun pang Indian. Leila, parang... Leila, actually, ang nagsabi sa amin na ang angkor pwede. Mm-hmm. Kasi sa New Zealand, baka. Mm-hmm. Hindi kalabaw. Mm-hmm. Pero sa ibang areas ng India, ganang gumagamit sila ng kalabaw din. Mm-hmm. Yung milk ng kalabaw ba? Yan ang ginagawa, kumukuha sila ng ghee. Pero kasi lagi talaga, ibang BCO nila ang ghee. Sa mga mm-hmm. ulam nila mm-hmm. talaga. Mm-hmm. Pero, kailangan nga ang core or ito. Kasi alam natin, baka talaga. Apo. Yun yung angkor nga lang po, mas okay. Unsalted. Kasi iba lang yung... Naman yata siguro sa label. Ibang tone of. Ibang tono ang pag may salt. Asin, pag may salt at wala asin. Mm-hmm. Ayan, mga ka-wormbill Philippines, mga ka-agri, mga tebolas. This is only a preparation para doon sa isang quantum technology. Pero offering mo kasi. Hindi pa pa yung Tagalog alam. Meron naman siguro rin sa Google. Alam mo ang Tagalog for the meaning. Pero dahil siya ay frequency ng sound, ng tono, hindi mo pwede. Kasi may frequency siya dapat maabot. So, ito yung kanilang ano. Ate, paano ako dito? Ha? Ito yung kanilang liquid form. Yan. So, ito na yung liquid form. Ate, paano nga tayo dito? Pakonting explain lang ulit ng ating IMO. No? So, this is one another biotechnology, no, na indigenous microorganism from that technology. Yan. So yung technology na ito ay magkaugnay. So kailangan mo munang maunawaan yung technology na to. So bago ka maka jump into another form ng technology. Yan. Sige, ate. So, ito po ay pinaghalo pong mga dinikdik ng shell ng itlog na gamit po natin sa pang-araw-araw sa kusina. Dinikdik lang po siya tapos nilagyan po ng Agnihotra ash. So, ipababayan po natin silang nakababad ng 2 days. After 2 days, lalagyan po natin sila ng pulp ng aloe vera. So, ito ngayon yung magiging nutrient content ng ating liquid imo para po siya ay lumakas at magbigay sigla po sa ating lahat, sa halaman, sa ating mga alagang hayop, at sa
sa kung ano pa man po yung mga inaalagaan natin. So, i-ferment naman po natin sila ng another 5 days. So, equivalent into 7 days. Very active po ngayon yung magiging imo. Sasalain po natin ito. Yung pulp na matitira ay pwede pong ihalo sa soil. At yung liquid, pwede po nating itabi ng sa maliliit na bottles. And then, ito po ay mother. So that is a mother culture, mother solution. Sa 50 gram, sa 50 ml po ng solution ay kaya pong i-dilute into 20 liters. Okay, 20 liters of water. Ayan. So, pwede mo po siyang padamihin. Okay. Pwede mo po siyang idilig ng para sa mas maraming halaman. Ano po ang kayang i-effect? Since ang Agnihotra ash natin sa morning ay nagpapagaling. Nagbibigay sila yung sa morning at yung sa afternoon ash naman po ay pinapagaling niya yung mga sakit ng ating mga alaga, ng ating halaman. Yung combination niya, nagbibigay siya ng bagong nutrients at the same time, kung fungicide effect ay kaya niyang maibigay. So, kung may mga sakit-sakit yung ating mga halaman, ay eto na po yung gagamitin natin para sumigla po siya. Yan. So, ito yan, mga ka-Warmil Philippines, mga ka-Agri, mga Tebolas. Isa namang kaalaman, no? Na pa pwede nating matutunan. Pero, syempre, ito ay higit nyong mauunawaan kung kami po ay inyong iimbitahan sa inyong mga farm, no, sa inyong mga munisipyo at kung gusto nyong ibahagi namin ang technology na ito. Yan, maraming salamat mga ka-Warmil Philippines. At eto si Tita. Tita, ano ang pangalan mo? Ulit, nakalimutan ko, ma'am. Ay, si Ma'am Pam. Yan, kasi naano kay Ma'am Pam Hinares eh. So, ay, kilala mo si Pam. Opo, kaibigan po natin ang Ma'am Pam Hinares. Yan. So, si Tita Pam. Andito rin si Jordan. Si Jordan, si Kuya Sasi, and then si Tita Nerissa ng DA ng Bay Laguna, and we hope to cater you this project, makaabot ito sa kasuluk-sulukan ng Pilipinas para ating pagsaluhan yung biyaya na binigay ng Panginoon sa atin. So ito yung Warm Prince, si Michael Gagas.